So magandang araw po sa inyo mga idol, sa ating mga kamanok dyan. Ano po? Sana po ay maganda po ang araw nyo ngayon. At ngayong araw naman po ay napaka-espesyal na araw po. Kasi po ay tayo ay mag-wing ban sa ating alaga. So ayan, nilalagay ko sila dito. Kasi pagkatapos ko silang malagyan ng wing ban, ay sila po ay aking papakawalan. Dito lang naman po sa paligid. So para po ma-familiarize nila yung area. At dito na sila maggagala mga idol. So hindi na sila pupunta doon sa kabila. So yan mga idol, ipapakita po natin. Ito sila. So ang ating binablog nung nakaraan, sila na po ay 3 months na po to ngayon. At dito sa kabila, 3. So 10 puto sila mga idol. At yung 3 ay nilalagay ko doon sa kabila kasi nga gawa nga ay na sila ay medyo nanghihina pa. So sila na lang yung lalagyan natin ng wing ban ngayon mga idol. So ayan, makikita po natin ay pinapainom po natin sila ng Vitamin Pro para po pang wabos na kanilang mga katawan mga idol, kasi kita nga po natin alas 9 pa ng madaling araw at napakainit. So ayan, binibigyan po natin ng Vitamin Pro. At ngayong araw na po mga idol, atin pong ipapakita kung paano po maglagay ng magkabit ng wing ban at kung saan ito po kinakabit. So disclaimer lang po mga idol, ang akin pong ang pagkabit ng wing ban, ang aking pong strategies pagkabit ng wing ban ay base lamang po sa aking experience. So hindi ko po alam kung paano po kinakabit sa iba. Kasi sa akin lang po ay kinakabit ko sa tingin ko na yun ay perfect spot at maganda tingnan. So yan mga idol, napakasarap sa pakiramdam pag nakita po natin ng ating mga manok. So sa akin kasi mga idol, ito yung highlights ko, yung highlights sa aking breeding passion. So pag magkakabit na ako ng wing ban sa aking mga alaga, mula po sila ay 1 day old pa lang hanggang ito, kakabitan na natin ng wing ban. So napakasarap po mga idol, nakakataba po ng puso. So by the way mga idol, kung bago ka pa lang po sa aking channel, pwede ko po bang mahingi yung pabor para mag-subscribe po at mag-comment po sa baba para po updated po kayo sa aking mga video mga idol. So basically mga idol, kukuha lang tayo ng dapat may gunting tayo. So mamaya ipapakita ko kung anong gamit ng gunting. May gunting tayo at saka syempre wing ban applicator, napaka-importante po nito. At syempre yung ating wing ban. So ayan, so ito mga idol, 3 months pa lang po yan pero ang pulang-pula na yung kanyang yung kanyang mukha. Yan, napakaganda. So yan po ang ating ang kasiyahan po natin na makita po na malusog po ang ating alaga. So without further marites, lalagyan po natin ng wing ban. So doon na lang tayo maglalagay ng wing ban sa hindi masyadong mainit mga idol. So let's do it. Unahin natin tong 4. So ito na po yung unahin natin mga idol. Napakaganda. 3 months pa lang po pero bultong-bulto na yung kanyang katawan. So dun sa kabila. At yan yung aking bagong tali. So shoutout po sa aking binsa na si F01 ba niya siya. So yan po yung kanyang motor. Yan. So yan mga idol, sa right side po ako naglalagay ng wing ban. At so depende na lang po sa inyo kung saan nyo inilalagay, kung saan nyo gusto. Sa akin po ay gusto ko po sa right side po ilalagay. So ito mga idol yung crucial part. So yan mga idol, ipapakita ko po sa inyo kung ano po ang aking technique sa paglagay ng wing ban. So kung mapapansin nyo mga idol, ang dito sa bandang likod ng kanyang pakpak ay may nakaway na ugat. So, ayan. So makikita po natin na may nakaway na ugat. So ito yung nakaway. Y. So nakaway na ugat mga idol. Yan. Y. At dito po natin itutusok sa bandang dito mga idol. Sa V mga idol. So sa intersection sa ugat mga idol. So dito. So dito po natin itutusok. Sisiguraduhin po natin mga idol na hindi po hindi po natin matutusok yung ugat mga idol, kasi pag matutusok po natin yung ugat, ayan po ay dudugo mga idol. So yan, dito po natin ilalagay.
So dito, kumbaga magtatanong yung iba na bakit dito ko inilalagay. Kasi dito po mga idol ay preparation po to kapag kapag magkakabit tayo ng pangalawang wingman. So dito natin ilalagay sa kabila. Yan. Kung mapapansin po natin ay straight po papunta dito sa kanyang elbow. So yan mga idol, para hindi kayo malito, kukunan nyo lang ng base yung kanyang elbow at dito sa straight. Yan. Dito sa bandang may intersection sa Y mga idol. Dito sa bandang taas mga idol sa Y intersection mga idol. So ito yung Y intersection dito at dito natin ilalagay. So without further martis, tutusukin na po natin at i-blur na lang natin kasi bawal po ito sa YouTube. 3 months ako naglalagay ng wingman. So kasi po mga idol, 3 months ako naglalagay ng wingman mga idol kasi klarong-klaro na po yung kanyang ugat at ano mga idol, kasi pag so kung makikita po natin mga idol, may extension po dito na mga 3/4 sa ng centimeter po mga idol, kasi po pag lumalaki po ang ating mga alaga mga idol ay hindi po maiipit dito. So yan, so ang purpose po sa gunting, pinuputol po natin yung matulis na part. So yung iba mga idol, hindi po nila pinuputol. Sa akin po ay pinuputol ko kasi delikado po to yung mga idol pag sila po ay ating i-spar. So pag sila po ating i-spar mga idol, so hindi po maiwasan sa manok na umilag at baka matusok po yung kanyang mata dito. So yan, ang dali po yung matusok. So delikado po yun mga idol. So sa akin lang naman po, sinishare ko lang naman po ang aking techniques po. Sana po mga idol, ito po ay makatulong po sa inyo at yung iba na hindi alam ang paglagay ng wingman. So kung i-close natin yung kanyang pakpak, so dito kitang kita timing sa dito sa ano mga idol, yan may ano mga idol, may extension. So kitang kita yan, ang ganda tingnan. So yan, sa para po sa akin mga idol, perfect na perfect po mga idol. Yan, kitang kita. So pagtingin sa ano sa buyer, wow, ang ganda ng wingman. So ayan. So ito mga idol yung pangalawa. So ayan. So siguraduhin po natin mga idol na hindi maiipit yung kanyang pakpak. Ito po yung pangalawa. So ayan, napakaganda tingnan. So ayan mga idol, natapos na po natin yung malagyan ng wingman. So i-check natin uli. So ayan. Yan, napakagandang tingnan. Tamang-tama lang. At dito may extension. May extension ng konti. Yan. Hindi lang klaro kasi yan, may extension yan ng konti mga idol. Mga half. Mga 3/4 cm lang naman. Yan, may extension ng konti. So, mapapansin po natin yung iba. Yun, napakainit. Ito po yung naghihingalo mga idol kasi napakainit. So, ito, napaka para po sa akin napaka perfect po, perfect spot po mga idol. So tamang tama mga idol, hindi siya pahilay, hindi rin siya parang masyadong pailalim mga idol. So ayan, tamang tama lang po ang ganda tingnan yun. So ito na po sila mga idol, natapos na po natin mulagyan. Yung isa tinutukay yung niya yung kanyang wingman. So naninibago pa siya mga idol. So normal lang naman po yun. So ayan mga idol. At kung nagustuhan nyo po yung aking munting video, at inaanyayahan ko po kayong mag-subscribe po sa aking YouTube channel, para po isa ka po sa mapili ko sa aking pag-giveaway soon. At sana po mga idol, kung ano man ang malinaw ko po na hindi na ipahayag, libreng-libre po kayo na mag-comment sa baba mga idol. At atin po yung sasagutin sa abot ng ating makakaya. So ayan mga idol, ito po yung ating pang closing remark. So no kick, stock panuna, bubush.